Sa halip na 14 na araw, 10 araw na lang nag-quarantine ang OFW na bumisita sa Bacolod City na nagpositibo sa Omicron variant. Sa buong probinsya naman ng Negros Occidental, kailangan na ng negatibong RT-PCR test na mga galing sa mga lugar na nasa Alert Level 3. Ang mga detalye mula sa host ng GMA Regional TV Early Edition na si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Oscar. Good morning. Good morning, mga puso. Kinumpirma nga ng Bacolod City Emergency Operations Center na pinayagan ng makalabas sa quarantine hotel ang lalaking overseas Filipino worker na bumisita dito sa Bacolod City na napag-alamang positibo sa COVID-19 Omicron variant. Una nang sinabi ng Bacolod City Emergency Operations Center na magtatagal hanggang 14 days ang isolation ng isang OFW na bumisita sa Bacolod City at na-detect na positibo sa Omicron variant noong nakarang linggo. Ngunit itong January 8, Sabado, nang payagan na ito makalabas sa quarantine hotel kasama ang kanyang asawa na una nang nagnegatibo sa COVID-19. December 31 ang dumating sa Bacolod City OFW matapos ang quarantine nito sa isang hotel sa Maynila matapos itong magpositibo sa COVID-19. January 1 naman, nang mapag-alamang positibo sa Omicron variant ang sample ng OFW, kaya muli itong isinailalim sa RT-PCR test at muling nagpositibo sa COVID-19. Fully vaccinated ang OFW at hindi nakitaan ng anumang sintomas habang ito ay nasa quarantine. May mga parameters na gina-consider, no? So, asymptomatic to siya kapag abot niya. Protocol lang ito yung ginaliwat, retest ang aton nga mga variants of concern. Kasalukuyang nananatili sa nirerentahang boarding house sa lungsod ang mag-asawa. Sa report ng Negros Occidental LGU simula noong Webes, umabot na sa 220 inbound passenger na dumating sa Bacolod Silay Airport at port sa Bacolod City ang naging reactive sa isinagawang rapid antigen test. Agad silang isinilalim sa isolation at RT-PCR test. To give way sa mga wala naka-asinado pa RT-PCR sa Manila. So, ginbadaan na naipan ng risk period pala. Okay. Until ang supplies last sa RT-PCR. Yung consideration. Simula noong linggo, ay epektibo na ang executive order ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na ang lahat ng papasok sa probinsya mula sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 ay kailangang magsumite ng negatibong RT-PCR test result. Mga puso, muling tumaas ang kaso ng COVID-19 dito sa amin sa Bacolod City. Kahapon nga ay may 50 new cases ang naitala sa lungsod. Pinakarami ito sa buong Western Visayas. Lahat ay pawang local cases ayon pa sa report ng DOH-6. May mahigit 330 active cases na sa Bacolod City ngayon. Mga puso, yan ang latest mula dito sa Bacolod City. Samantala, sa mga puso natin dito sa Western Visayas, ang tabayanan ang GMA Regional TV Early Edition pagkatapos ng unang hirit. Oscar? Okay. Adrian, ano ang mga ginagawang hakbang ng LGU para mapigilan ang pagtaas pa ng COVID-19 dyan sa lugar nyo sa Bacolod City? Oscar, sa kasalukuyan nga ay nasa Alert Level 2 pa rin ang Bacolod City at Negros Occidental. Nagpapatuloy pa rin ang vaccination rollout sa iba't ibang barangay at vaccination sites. Hinihigpitan din ang travel restrictions ang mga mula naman sa lugar na nasa Alert Level 3 kagaya ng Iloilo at NCR ay kinakailangang magpresenta ng negative RT-PCR test result bago makapasok sa lungsod at probinsya. Oscar? Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Adrian Prietos. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.